Diyos. Pinapag full time talaga siya ng Diyos at tinatawag talaga siya ng Diyos para mangaral. Eh marami namang ganyan eh. Pakinggan mo ito. The greatest thing in all my life is knowing you. The greatest thing in all my life is knowing you. I want to know you more. I want to know you more. The greatest thing in all my life is knowing you. Ituloy natin. The greatest thing in all my life is loving you. The greatest thing in all my life is loving you. I want to love you more. I want to love you more. The greatest thing in all my life is loving you. Tapos na po panikot ng Diyos. Hindi pa! The greatest thing in all my life is serving you. The greatest thing in all my life is serving you. I want to serve you more. I want to serve you more. The greatest thing in all my life is serving you. Amen. Hallelujah. Glory to God. Isipin mo, kinakonta ko. Ring lang ang ring. Hindi ko alam bakit di sumasagot. Alam mo kung bakit mo nga tinatawagan na? Kasi minsan, or iba, walang load eh. Kaya tinatawagan ko na eh. Kaya yan ang dahilan kung bakit ako maraming cellphone. At maraming load para makontak mo sila. Hindi naman nag-reply sumasagot. Hindi-text mo, hindi na nag-reply. Basta naman alay mo. Wala. And the Lord told me, eh, pinapag-pultek kasi. Tinatawag kasi ng Diyos para mangaral eh. Yung ito ba? Eh, alam niyo, maraming tao, bigong-bigo sila sa buhay nila. Kasi marami silang inuuna na hindi nila nakakamit. At marami silang pinapangarap na wawala lang sa kanila. Kaya naliwanag ng Mateo sa Israel 3. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all, diba, tanang, gamos, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Pero balikan natin si ano? Si Nicodemo. Ano sabi Nicodemo? Guru, alam ko na ikaw ay nagmula sa Diyos, sabi niya kay Jesus, kasi wala makagawa ng hibalang ginagawa mo maliba ikaw bigarin sa Diyos. Alam mo anong sabi ni Jesus kay Nicodemo? Nicodemo, sinasabi ko sa iyo, malibang ipanganak ang muli, hindi ka makakita ng kaharian ng Diyos. Paano yun? Sabi ni Nicodemo, pwede ba itong ganitong katandaan na, ganito nakalaki, papasok muli sa Diyan ng nanay ko? Alam mo, kung isip-isipin mo, hindi ka kasi yan. Ang totoo lang, walang mali siya, no? Ang hirap magbuntis. Sa totoo lang. Kaya ewan ko ba bakit mga maraming gusto nagbubuntis eh. Iba, bata pa gusto pa agad magbuntis eh. Pangalawa, ang hirap 9 months binibigit mo yung bata sa loob ng tiyan. Hirap no. Tapos pag, nung baby, ang bait-bait, nung malaki, sinawag ka pa, patay ka. Pero hindi naman lahat ng baby ganyan. O nang mga tumatanda. Sabi nga ng iba, pag baby ka, ang cute mo. Pag malaki ka na, ang cute ka na. Ganon, nakikinig ko ba tayo? Kaya nga alam mo, kung titingnan mo, di ba? Pag ikaw ay mga anak, di ba? Pwede na, ano po ba? Ang gusto nyo painless? Yung walang mararamdamang sakit? O kaya naman ay semi-painless? Pag gusto mo talaga ng mahalang bayad, kundi painless. Pag medyo mura-mura ng konti, painless. Kung gusto mo talaga sobrang mura talaga, magdinebro ka talaga, ah! Ayaw ko na! Sabi ko na sa'yo, ay
harap pilih gue. Tolong di ba. Ganon eh. Ganon di ba. Eh, gini ko po tayo. Kaya ha, alam ko ano yun eh, parang lubos ang makalabas yung bata. Inihiwa pa nga eh. Para lubos ang makalabas ang bata at di masaktan ang nakanganak. Wala akong mali siya. Alam ko po yan eh. Alam ko po yan, syempre. Eh, binanganak din ako eh. Pero hindi ako nakanganak. So, ganoon. Kaya ang sabi ni Nicodemo, pwede po ba na magpatanda na ganito, may edad na ganito, papasok muli sa sinabubunan ng aking ina at ipapanganak na muli? Hindi yun. Ang pinanganak sa laman ay laman, ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. Pag hindi ka born again, no, ikaw ay makalaman at ang ginagawa mo ay makalaman at dinanasa mong bigyan ng kaluguran ng laman. Para pag ikaw ay born again na, ninanasa mong bigyan ng kaluguran ng banal na espiritu. Tandaan mo ito, ang tatak ng mga born again Christian ay yung gustong bigyan ng kaluguran ang Diyos. The mark of a true born again Christian. Not living for ourselves, not living for our nation, but living for God. That is a born again Christian. Kaya ibig sabihin, ang mga born again Christian, ito yung sinisikap mabuhay hindi sa laman kundi sa Espiritu at sinisikap nagbigay ng kaluguran ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay nasa bisyo at kasalanan, sumasamba sa maling religion o nasa maling religion o nasa maling maniniwala, eh patungo ka ng impyerno at kinakailangan mong ma-born again. Isipin mo, balikan natin yung balita kanina, 900 as of 12 noon, pampagtanghaling balita. 900 na ang namamatay sa bagyong Pablo. Pero hindi pa nare-recover, hindi pa nare-retrieve yung ibang mga dead bodies. Maaari pa rin tumaas, sabi ng nagbalita. Isipin mo. At kung totoo yung testimony ni Reverend Mark na 1,000 na people or souls are going to heaven and only one is going to heaven. Isipin mo yung ratio. No? 1:1,000, isipin mo. Alam mo, ang Kingdom of Jesus, ang daming prensya na karilyo. At maraming prensya na hindi natin kilala. Kasi alam mo si Joshua, lahat binipred niya sa Kingdom of Jesus. Lalo na yung mga karilyo may nagpipred niya. Kaya maraming karilyo ron, hindi ko sila kilala. Basta nakita ni Joshua, may karilyo, binipred niya yan eh. Friend request karilyo. Minsan, may mga karilyo, taga-Espanya. Di ba karilyo rin ang lido? Binipred niya. Alam mo, nilagay ko ron, God save and bless karilyo plan. Ganun po yun. At paano masisave at maliligtas ang mga tao? Isa lang kinakailangan, mabunagin. Mabunagin talaga. Kaya huwag tayong tigil ng pananalangin at pag-aayuno. Huwag tayong tumigil ng pananalangin at pag-aayuno. Huwag tayong tumigil ng pagkakaloob. Huwag tayong tumigil ng pag-aalaga ng tumo at pag-aasikaso sa kanila. Pag-text at pag-tawag sa kanila, pag-post sa kanila. Ng mga pag-tag sa kanila. Huwag tayong tumigil ng pagbibigay para sa kaligtasan ng maraming kagawa. Sapagkat kapag ang isang tao ay hindi mababorn again, hindi mapasok ng lalo. Para maunawaan natin yung you must be born again, ibig sabihin yan, John 3:7, hindi pwedeng hindi ka mababorn again. Dapat kang mababorn again. Dapat. Nagigilig po ba tayo? Alam mo, nung pinanganak si Kristo, isinilang si Kristo, hindi naman nagbigay ng regalo yung ano eh, magmatatalinong tao eh. At wala namang nagbigay ng regalo ron eh. Pero, I am not against gift giving.
hindi ako against sa gift giving. Mas maganda pa ka, bibigyan mo ako eh. Hindi nakakatawa yun. Diba? Pero mas maganda kung bibigyan kita. Ngayon, bigayan ng regalo. Pero alam mo, ginagamit ko lang yung bigayan ng regalo iyan para samahan ng DVD. At ikalad yung DVD sa kanila. Sabi ng Bible, use your money to gain friends. And bring your friends into heaven. Mga minamahal, kung hindi ka ma-born again, kinakailangan mo ng ma-born again para magamit ang buhay mo sa Panginoon, ng Panginoon. At kung born again ka na, isa lang ang layunin mo, ipagamit mo ang buhay mo sa Diyos, ang buong buhay mo sa Panginoon. Lalo na kung mga nakalimas na panahon ay nasayang ang buhay mo. Huwag mo nang sayangin ngayon. Higit mong tutukan ang pagliligtas sa Diyos at ang pagliligtas ng mga kaharian. Ay, lahat ito may the greatest thing in all my life is knowing you. The greatest thing in all my life is knowing you. I want to know you more. I want to know you more, Lord. The greatest thing in all my life is knowing you. Kaya si Manny Pacquiao, pagkapasalamat tayo sa Diyos. Napakabuti ng Diyos. Niligtas ng Diyos si Manny Pacquiao. Pero kailangan pa ni Manny Pacquiao ay mas makilala pa ang ating Panginoon. Gusto kong sabihin sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa oras na ito, merong level ang pagiging Kristiyan at merong level ang pagiging mangangaral. Kung maraming Kristiyano ay maraming mangangaral, ay dadaling ka para makilala mo si Kristo Jesus. Pero merong Kristiyano at mga mangangaral na dadaling ka pa sa mas mataas na pagkakilala kay Kristo Jesus. And this is our mandate. Na hindi lamang nila makilala si Kristo Jesus, kundi lubusan nila makilala si Kristo Jesus. Na born again si Manny Pacquiao, pero kailangan pa niyang iwanan pa ang vaccine. Because 1 John 4:7 says, beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loves is born of God. Because God is love. Pati lamang dapat natin makilala ng malalim sa Lord. Dapat mahalin natin si Lord at mahalin pa natin ng malalim at mas mataas sa Lord. At dapat naglilingkod at maglilingkod pa tayo sa Diyos ng mas mataas pa. Kaya sa oras na ito, ibigay natin ang totohanan ng ating buhay sa Panginoon. At sa darating na mga gawain natin, pagdala ka ng kaluluwa. Manalangin mag-ayuno na maraming dalang kaluluwa, mag-text, mag-tawag, mag-post na maraming kaluluwang dumating. At tuloy ang pag-aasikaso sa mga kaluluwa. Pag-iintindi sa kanila, pag-bisita sa kanila. At tuloy ang pag-iligtas sa mga kaluluwa. Tuloy ang ating pag-ilingkod, pag-o-offer ng ating buhay para sa Diyos at maraming pang kaluluwa upang sila ay makapagpatuloy sa Panginoon. At itong narating na anniversary natin, hindi ang mga magagandang uniforms natin ang ating ibabando. Salamat sa mga magagandang uniforms na yan. Magagandang makeup, magagandang ayos na mga buhok at mga palamuti sa katawan. There's nothing wrong about that. Pero higit sa lahat, ihilingin natin sa Diyos ang matindi niyang pagsama, ang palakas na kapangyarihan. At hindi lang yun, magdadala tayo ng kaluluwa. Magliligtas tayo ng maraming kaluluwa. At itong darating na January, huwag mo lamang ibigay ang tithes and offerings mo. Magbigay ka ng first fruits. At tuloy ang ating mga panadala at mga pag-aayon. Tuloy ang ating mga panadala at mga pag-aayon. At itong darating na January, we will give
our prosperous little world. For it is you that I love. It is you, my Lord and King. I apprehend to know and be known you. It is you, it is you that I worship. Holy, holy, worthy, yes, you're worthy. Oh, how I love you, Lord. Pakinggan mo itong prophetic word na ito. Alam mo, marami ng magandang ginawa ang Diyos sa buhay mo. Marami ka na hindi kaya na nakaya mo na. Marami ka nang nagawa na dating hindi mo nagagawa. Marami ka nang narating na dating hindi mo nararating. At ang nais ng Panginoon, lalo mo pang i-offer ang buhay mo sa Panginoon sapagkat gagawa ka ng mga dakilang bagay na hindi mo pa man nagagawa. Mararanasan mo ang mga dakilang bagay na hindi mo pa nararanasan. Something great is going to happen once again in our lives. Kaya sa araw at oras na ito, i-focus mo ang sarili mo in doing God's wills. At gusto kong i-prophesy sa inyo sa oras na ito, masyasyak ang maraming tao sa gagawin exultation sa iyo ng Diyos. Sa mga gagawin pagtataas sa iyo ng Panginoon. And this coming anniversary of the King of Jesus Fellowship, once again, another great exultation is coming to your way, is coming to your life. So get ready. Pray and fast. Keep your best of the Lord. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, habang tayong lahat ay nakayok at nakapigil, sige, taas mo ang talawang kamay mo, patungan ng langat at i-offer mo ang buhay mo sa Panginoon. I-offer mo. Yes. Yes. Sabihin mo, Lord, all of ito para sa iyo. Believing that what I can do, believing that what I can give, but believing to what you can do, to what you can give for my life. Hallelujah. Urakyan dala mashiri biyanda. Patama ikaw ay nakataas ang dalawang kamay, patungan ng langit. So, Father, for your own glory alone, let it flow. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, sige. Alam na alam mo, tama ang aral na ito. Alam na alam mo na ikaw ang kinakausap ng Panginoon para ibigay ang buhay mo sa Kanya at gawin ang perfectong kalooban ng Diyos. At kung ginawa mo na ang perfectong kalooban ng Diyos, mas gawin pa ang perfectong kalooban ng Panginoon. And John 11:46, believe and you will see the glory of God. And to confirm it, God will touch you this day. Yung mga lamang at umigit sa oras na ito. And Father, for your own glory alone, let it blow in the mighty name of Jesus Christ, Lord, the Son of the Living God. Siyan na labarin yan. Papayaan nyo lang, kaliwat ka, tigod na tarapa. Kurangyan na masyiri yan. Papayaan nyo lang inyong katabi. Papayaan nyo lang inyong nasa likuran. Riyan dalabasyanda, urabasyanda, urabasyanda. Balikan mo ang dati mong at unang mong pag-ibig. Balikan mo ang dati at unang mong ginagawa para sa Panginoon. Ipagkatiwala mo ang lahat sa Diyos. At dakilang bagay na ang ginawa mo, narating mo para sa Panginoon. At dakilang bagay pa ang gagawin ng Diyos sa buhay mo at gagawin mo para sa Panginoon. Urakyan dalabasyanda, liyan to rabiyante,
Thy shimi. At sa oras din po ito, Ama, bigyan niyo po ang kompletong ganap na kagalingan, kompletong ganap na kalusugan ang ito. Sapagkat ang mga nasa gitna ng iyong kalooban, Lord, bagamat dumanas na maraming problema at pagsubok laban ng buhay, ay patuloy na magtatagumpay at patuloy na magtatagumpay. O rakyan na naman siya na sumaka nila, Father God, ang iyong wisdom. Uhawin niyo sila sa pagbabasa ng Biblia. Uhawin niyo sila sa pananalangin. Uhawin niyo sila pagsamba sa iyo. Uhawin niyo sila sa pagdalo, pagkakalob at pagbibigay. Uhawin niyo sila na gawin ang kalooban mo, Panginoon. At uhawin mo sila na makapaligtas sa maraming kailangan. At dali nila ang buong daigdig sa iyong kaharian. At gawing kaharian ang buong daigdig, Panginoon, para lamang sa iyong dakilang pangalan. Oh, Panginoong Diyos, wala na po aming masasabi, kundi maraming salamat. At sa oras na ito, Panginoon, gisingin po ninyo si Mati Pakiyaw. At gisingin po ninyo ang maraming Christians at pastors, paligad na nararahuyo at inaayunan ng vaccine. Paligad, ang dalangin po namin, Ama, Lord, ipinangaral ko ito not to hurt them, but to let their eyes, Lord, be open in Jesus' name. At kami po'y nagpapasalamat na nakakilala na po si Manny Pacquiao at nakakilala na po ang marami sa iyo. Dalangin namin na magamit ang buhay ni Manny Pacquiao na maraming po naging Christian para sa kaligtasan ng maraming kahit at karangalan ng dakilang pangalan. Nagpapasalamat po kami sa pagpagsak ni Manny Pacquiao sa kanyang pagkatal at pagkatulog. Lord, walang masamang effect sa kanyang katawan. Dalangin namin na itong magandang ginawa mo sa kanya ay magising sa kanya, para hindi na po magbubog at ipagbubogwag ang kanyang katawan. Dalangin namin, Panginoon, na ang lahat ng Pilipino iligtas niyo at pagpalain. Lahat ng tao sa buong mundo iligtas niyo at pagpalain. At ang lahat ng Kristiyano, Panginoon, at mga pastors and churches around the globe, around the world, Lord, let them be revived. And let them share the gospel of Christ, Panigan. Hallelujah. Sa amagitan po, Panginoon, na nag-aamapoy, nag-uumapoy na pamumuhay. Salamat po, Diyos, ng maraming, Panginoon. Salamat po, Ama, sa mga magagandang ginagawa niya sa aming buhay, sa aming pamilya. Salamat po, Panginoon, sa pag-angat ng iglesia at sa patuloy, Panginoon, na pagbuburbay niyo ng lahat ng pangangailangan. Panginoon, ang mga darating pa ng mga kaluluwa, Panginoon, ikaw na po ang bahalang sa kanila ay humamon pa na patuloy na magdala rin ng kaluluwa at magbigay pa ng buhay sa iyo. At sa mga darating pa, marami pang salapi, Panginoon, balutan po ninyo ng inyong dugo at magamit lamang ito para sa inyong karangan. Oo, maraming po salamat, Ama. Wala na po kaming masasabi ng ilang Diyos, kundi iyo po ang lahat ng karangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At maging lahat ng mga nakikinig at nanonood ng inyong mga kaloob financial ay inyo pong ipadala. Kayo po ay mag-text o tumawag sa 0922-851-6399. 0922-851-6399. O kaya naman po ay inyo pong pwede po kayong mag-PM sa Kingdom of Jesus. I-PM po ninyo ang Kingdom of Jesus at lagi po ninyo panunuri ang mga magagandang mensahe sa Kingdom of Jesus Facebook at sa Kingdom that cannot be shaken. YouTube. At pakinggan din ang programang ito, ang sabi ng Panginoon. Ito ang sabi ng Panginoon, Monday, 8:30 to 9:30 ng gabi. Monday, 8:30 to 9:30 ng gabi, DWBL 1242 kHz. Ayan ba? DWBL 1242 kHz. Ayan ba? Glory to God. At sa kamagitan ng internet, sa oras na iyan lamang ha, 8:30 to 9:30 ng gabi kada Monday, time in the Philippines, day in the Philippines, ay pwede niyong pakinggan niya sa pamamagitan ng internet, www.dwbl-am1242kHz.blogspot.com www.dwbl-am1242kHz.blogspot.com. Quick airing time lang natin yan ha. Monday, 8:30 to 9:30 ng gabi, time and day in the Philippines. Pero yung blogspot natin, www.ricardogarillo.blogspot.com www.ricardogarillo.blogspot.com.
At sa darating nating anibersaryo, ipag-imbita, ipanalangin, ipagayon ng suportahan financial. At hindi lamang anibersaryo natin, adagawain natin. At patuloy nating suportahan, ipanalangin, ipagayon, ibigay ng patuloy ang ating mga first fruits at ang lahat ng ating mga sacrifices. Glory to God at ang ating anniversary ay sa darating na December 23, 2-6 in the afternoon sa covered patwalk ng Quezon City Hall sa harapan niya ng Quezon Memorial Circuit. Covered patwalk ng Quezon City Hall at naharap yan ng Quezon Memorial Circuit, Quezon City. Yan ay sa darating na Sunday, December 23 sa ganap na alas 2 hanggang alas 6 ng hapon. At December 30 naman, yung ating pasasalamat sa Panginoon sa magandang gagawin ng Diyos. Sa December 23, at sa loob ng isang taon, sinamahan niya tayo, meron tayong year-end Thanksgiving Day. So sa araw na iyon, pwede tayo magbigay ng mga regalo sa mga gusto natin bigyan ng regalo, lalo na sa akin. At pwede rin tayong mag-stage gift, gusto natin. At pwede tayong magdala ng mga pagkain upang ganang pagsalusaluhan. Magkaroon tayo ng mga games, ihanda yung mga games para sa ating year-end Thanksgiving Day sa December 30. Pero sa December 23, ihanda natin yung ating mga sarili at yung ating mga special numbers para sa darating na anniversary natin.